Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo, kagandang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa'yo, pag-ibig sa'kin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po yung Miyerkules sa unang linggo ng 40 araw natin ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali tayong tumahimik. Ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang laban sa Diyos at sa ating kapwa at ihingi ito ng tawad sa Kanya. Buong kababang loob nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kaniyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineve, ito'y utos ng hari at ng kaniyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayo. Lahat ng tao
at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ng nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito ay mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang bawlak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineve. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka na nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Magsisitayong matahos, halina't magbalik loob sa magpapawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga kapatid, ngayon po'y panahon ng Kwaresma. 40 araw tayong maghahanda para sa pagsapit ng tinatawag na Paschal Mystery. Yung pong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga ngayon po'y pinapaigting natin, pinapalakas ang ating pananalangin, ang ating pag-aayuno at pagkakawang gawa. At ito ay maganda ding pagninilay ng isang palatandaan na minamahal tayo ng Diyos.
na sa kanyang pag-unat ng kanyang braso sa krus, ito ay maganda ng tanda ng pagmamahal niya. Kaya pala, mga kapatid, sa mabuting balita nating napakinggan, ang sabi ng Panginoon sa mga tao at mga lahi, sa isang lahi na humihingi ng tanda, napakasama ng lahing ito. Naghahanap pa sila ng tanda galing sa langit. Wala nang tanda pang ibibigay maliban sa palatandaan na si Jonas na pinadala sa taga-Ninive. Nang sinabi ni Jonas na lilipulin sila ay nagdamit ng sako at nagsisi sa kasalanan. Kaya nga, tayo ngayon ay pumapasok na at nasa panahon ng ating Panginoon na mismong ang Panginoong Hesukristo ang malakit dakilang palatandaan ng Diyos Ama ng kanyang pagmamahal sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Na ang Diyos mismo kailangan pa ang kinin ng pagiging tao natin upang iparamdam sa atin ang kanyang wagas na pagmamahal. Kaya nga, hindi na kailangan pa natin ng tanda na mahal ba tayo ng Diyos. Alam niyo kung bakit tayo nagtatanong sa Diyos? Kung bakit tayo humihingi pa ng palatandaan? Sapagkat ang nangyayari sa ating buhay, hindi natin makita ang katotohanan na binibigay sa atin ng Diyos. Bakit? Meron tayong sariling pananaw sa buhay. Meron tayong sariling sukatan at batayan sa buhay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Na minsan kapag nahihirapan tayo, nagdududa tayo, mahal ba ako ng Diyos? Sapagkat yung batayan natin, hindi batayan ng Diyos. Ang iniisip natin na pagmamahal niya, hindi ang iniisip din ng Diyos para sa atin. Kung tayo may nahihirapan, sakripisyo ang kailangan. Sapagkat alam natin at maniwala lang tayo at manampalataya, mahal tayo ng Diyos. Minsan pa nga, kapag humihiling tayo sa Diyos at minsan kapag meron tayong gagawin at pagdidesisyon ng mga bagay, minsan humihingi tayo ng palatandaan sa Diyos. Pero ang hinihingi naman nating palatandaan na nakikita natin lamang sa paligid na imposible, sasabihin natin kapag nagbunga ang puno ng mangga ng abukado, natugunan ng Diyos ang aking panalangin at ito ang desisyong gagawin ko. Abay, minsan po imposible, pero ang totoo niyan, nasasagot na pala ng Diyos yung ating panalangin. Meron lang, di lang natin makita na nasagot na ng Diyos sapagkat meron tayong sariling batayan ng kanyang pagtugon sa ating panalangin. Kaya nga, ito'y magandang paalala na sa panahong ito ng Kwaresma, tayo'y nagninilay at tayo pa nga ay nagdarasal ng daan ng krus, daan na dinaanan ng ating Panginoon. Hindi man madali, pero kaakibat nito ang kanyang pag-ibig. Sukatan na at malaki ng palatandaan ang pagmulat ng ating mga mata tuwing umaga at paggising. Ito'y dakila ng palatandaan na tayo'y minamahal ng Diyos. Huwag na tayong tumingin sa mga problema sa tuwing umaga. Magpuri't magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan pa tayo ng pagkakataon upang harapin ang lahat ng pagsubok. At lahat ng ito ay may nakaabang na gantimpala dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo ama aming handog
bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iniyahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaharangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kalihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyo. At sumayin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari sa Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa Panginoon
ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismo pang simbahan at bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat
sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod for reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdadasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din po ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para po sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang po. Ika-anim, ngayon po ay magkakaroon ng gawain ang simbahan ng Dambana at Basilika ng Pilipinas para sa kanilang taunang pagsasama-sama. Dahil dito ay pansamantalang wala po tayong misa ngayong 10 ng umaga upang bigyan daan ang kanilang mga gawain. Ikapito, sa darating pong Biyernes ay 23 ng buwan ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama,
at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na at Banal na Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili